Binansagang mga solvent queen na naaresto sa Binondo. Ang inakalang mga tindera ng mineral water, solvent pa lang binibenta sa mga batang lansangan. Umaaksyon si JC Cosico. Sa unang tingin, mapagkakamalan nagbebenta lang ng mineral water sa Binondo, Maynila, sina Annabel Torres at Alicia Ibanez. Pero kagabi, bigla silang inaresto ng mga polis. May nagbigay daw kasi na impormasyon sa mga otoridad na ang laman ng mga bote kanilang ibinebenta, hindi pala tubig kundi solvent. Meron siyang kariton. Nagmumukha siyang parang vendor. Galon-galon ang dala niya, ito, mineral water, tapos may mga lumalapit sa kanya mga bata. At doon niya binibenta, takal-takal. Ito yung mga jumper, ito yung mga snatcher, ito yung mga nakikita natin sumasampa sa jeep, sa bus, sa trucks. Ito po yung tinitake nila. Nasa 45 litro ng hinihinalang solvent ang nakuha mula sa kanila. Kasama nilang nadakip si Angie Ortega, 24 anyos, at John Paolo Binayug, 19 anyos, na naaktuhang bumibili ng solvent kina Torres at Ibanez. Nabibili raw nila sa halagang 5 piso kada dakip na bote na mineral water ang solvent. Kayong dalawa, sino yung binibihan nyo ng solvent? Trip lang. Ha? Trip. Anong nararamdaman mo pagka nakahit-hit ka? Ang ano, manid. Wala po, libangan lang po yun. Wala, parang lasing lang po. Si Ibanez, nakasosyo raw sa negosyo, todo tanggi na nagbebenta siya ng solvent. Pinakabot na sa akin, pinaiwala sa akin yan po eh. Pero si Torres, na siya raw talagang tagalako, hindi na nakatanggi at umamin pa na gumagamit din siya ng solvent. Meron po kami ngayon po kayo, pero sinagahanda lang po namin yan. Magkano po yung kinikita niyo? 200 po gano'n sa isang ganito. Dadalhin naman sa MPD Crime Lab ang mga kemikal para masuri. Maharap naman sa kaso kaugnay sa di otorisadong pagbebenta ng mga volatile substance sa mga menor de edad ang mga naaresto. Umaaksyon, JC Cosico, News 5.